ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo. DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isa maganda, 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 magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay, Lindsay, Lindsay. Makulit. Pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa lihim ng liham at sa buong Energy FM. Ako nga po pala si Jamie. 25 years old at mula po dito sa Cavite. DJ Lindsay, hindi ko alam na yung taong pinakamamahal ko pala ang siyang magiging dahilan din ng sakit na nararamdaman ko ngayon. DJ Lindsay, dalawa na po yung naging ex ko before. Bago ko po nakilala si boyfriend. Kaya naman sa bawat galaw at desisyon nila, napapagkumpara ko talaga yung dalawa. Sobrang higpit po ng boyfriend ko ngayon. Pananamit ko, mga kinakain ko, mga kaibigan na sinasamahan ko, pinipili niya lang din para sa akin. Yung oras ng uwi ko dapat on time. Kasi kapag hindi, mas magiging mahigpit siya. At madalas, nagagalit siya sa akin. Nung hindi na ako makatiis, inopen ko sa boyfriend ko yun. Sabi ko parang hindi na tama yung ganong pagka-stricto mo. Na-realize naman niya yun. Pero may isang bagay siya na hindi daw pwedeng hindi ko sundin. Ang sabi niya, dapat by 8 p.m. nasa bahay na ako. Malapit lang naman daw kasi yung bahay namin sa trabaho ko. At walang dahilan para ma-late ako ng uwi. Ang sabi niyang dahilan niya priority niya daw po yung safety ko. Kasi hindi niya raw po alam kung anong gagawin niya kapag may nangyaring masama sa akin. Naging okay naman kami. Tapos nagagawa ko na yung mga bagay na gusto ko. Kasi sinusunod ko naman yung oras ng pag-uwi na gusto niya. Kahit nga sina mama, pinupuri siya kasi pabor din sa kanila yung ganong oras ng uwi ko. Pero one time, DJ Lindsay, di ko inaasahan to. Yung kapitbahay namin na mangyaring tanod sa aming barangay. Tinanong ako kung kami pa raw ba nung boyfriend ko. Eh sabi ko naman, opo, kami pa rin po. Kasi hindi naman sa pagmamayabang pero kilala ako sa barangay namin. At kilala din yung boyfriend ko. Sabi ko, ba't niyo po naitanong? Nagulat ako sa sinabi niya sa akin. Kwento ni Kuya, madalas daw niyang nakikita na may hinahatid yung boyfriend ko sa ibang bahay. DJ Lindsay, para akong binuhusan ng malamig na tubig
nang marinig ko yun. Sobrang lapit lang kasi ng bahay namin sa hinahatiran daw ng boyfriend ko na ibang babae. Hindi ko nga lang kilala yung babae. Siguro bago. At siguro nangungupahan lang dito sa lugar namin. Tapos naisip ko, kaya pala dapat alas 8 impunto, nasa bahay na ako. Kasi may kalokohan na ginagawa yung boyfriend ko at nagkataon na malapit lamang sa akin yung lugar. Napaka-stricto niya sa akin. Yun pala. Ay para magawa niya yung mga gusto niyang gawin ng patago. Hindi ko alam kung niloloko niya ba ako o kung ano bang ginagawa niya sa bahay ng iba. Kapag nandun ako at nananahimik sa sarili kong bahay. DJ Lindsay, ano po bang gagawin ko? Paano ko po ba kukumprontahin yung boyfriend ko? Is he worth keeping, DJ Lindsay? Paano ko po ba malalaman kung nagsasabi po siya ng totoo sa akin? Ako po si Jamie. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim, lihim ng liham. Our number 106.7 Energy FM. Yahoo! Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! Ay, kaya naman pala. Napaka-stricto. May kalokohan pala, may monkey business pala. Asyos. Di ba? Minsan magtataka ka talaga, tsaka alam mo yun, may mga naging girlfriend at boyfriend na ba kayo na ganyan? Yung tipong napaka-stricto sa'yo, yung tipong ano, yung tipong hindi mo magawa-gawa yung gusto mo dahil lang sinasabi niya. Gusto ko lang naman yung best para sa iyo eh. Wow! Yun pala, meron silang ginagawang kabalbalan on the side. Diba? May isa pang modus yung mga ganyan yung mga manluloko. Ito pa modus ng mga yan eh. Selosa, kunwari. Selosa, seloso, kunwari. O yun pala, sila yung may ginagawa. Sila pala yung may iba. Wow! Asyos, tigilan ako. Diba? Makakainis itong mga to. But anyway, hello Jamie. At sa lahat po ng mga pangga natin na nakaka-experience ng same problem as Jamie. Alam mo, mahirap talaga yan. Yung tipong parang kang ginagaslight ng isang tao. Yahoo! Hindi ko alam kung tama yung term na ginagaslight, no? Pero yung parang ano ka, parang pinapalabas niya na gusto niyang maging hero sa story na ito. Pero yun pala, meron siyang ginagawang mali. Yun pala, meron siyang gustong ibang palabasin. Diba? Gusto niya magmukhang magaling, magaling, mabait, best boyfriend ever and ever. Pero ang katotohanan ng buhay, meron pala siyang ginagawa. Meron pala siyang iba. Cheater pala. Diba? Pero kasi wait lang. Sige, let's give him the benefit of the doubt. Aww. Nakakaloka. Pero paano nga, no? Kasi ang dali-dali namang sabihin, number one, ang daling i-inform yung girlfriend mo na, baby, oh, may ihatid ako dito yung pinsan ko. Kung nagkataon na hindi nga niya talaga jowa yun or other woman yun, ha? Yung pinsan ko nandito lang nakatira malapit sa inyo, ihatid ko nandito, ha? Ganyan. So ako yung tagahatid niya o tuwing gabi kasi bata pa itong mga ganyan. Wow! So alam mo yun, ang daling mag-inform. Ba diba? Ang daling gawing aware yung iyong boyfriend or girlfriend about your, you know, yung mga side activities mo. Kung talagang hindi mo siya niloloko, di ba? Ang daling sabihin. Ang daling mag-update. Pero bakit hindi mo alam yung tungkol dyan sa bagay na yan, di ba? O kung hindi pa sinabi sa'yo nung chismosang tanod? Alam mo, minsan talaga, no, nakakatulong.
tumutulong yung mga Marites, no, sa paligid natin. Kasi minsan hindi mo alam, sila pala yung magbibigay sa'yo ng mga scoop. Scoop! Diba? No, ikaw pala yung ano, mabubulaga, diba? Kung hindi pa dahil sa kanya, sa kanyang curiosity, oh, wag na natin sabing pagiging chismosa, ha? Oh, yung kanyang curiosity. Hindi mo malalaman na meron palang ganong side activity, diba? Yung iyong boyfriend. Oh, so dapat magpasalamat ka rin sa kanya. Wow! Because she cares for you, or he cares for you, yung tanod na yun, diba? Diba? So, yun yung sinasabi natin. Nagkaroon ka na ba ng ganyan jowa, pangga? Yung tipo kung akala mo napaka-stricto, yun pala may ginagawang monkey business on the side. Yung pala siya pala tong manluloko. Yung tipong wag mo i-message yan, ha? Wag mong anuhin yan, ha? Wag mo re-replyan yan, ha? Yung pala, siya yung madaming mini-message. Oo, sa cellphone niya, sa messenger niya. Diba? Wow! Mapagpanggap, oo. Sabi ni Zish sa Good Morning DJ Lensay, BF ng sender, galawang manloloko po. Kunwari strict at may malasakit sa'yo, pero ang totoo, may sariling multo. Diba? Sabi naman ni Nashreen, nako dati po DJ Lensay, may ex ako na ganyan. Ay, oo. Ang kwento. Well, siguro ex na, ibig sabihin wala na. It's all in the past. O, buti na lang. Wow! Sabi ni Ate Yoli, two-timer pala, hiwalayan mo na yan. Sabi naman ni Marvin Doros, think well before you act. Kasi malay mo, nanay niya pala yun, or kapatid, or cousin niya pala yun, di ba? Hoy, ano ka ba? Ang dali-dali naman magsabi sa jowa mo na, uy, ihatid ko yung nanay ko, ihatid ko yung pinsan ko, or ihatid ko yung kinemerot na to. Ganyan. Di ba? Ang daling magsabi, pero bakit wala siyang alam tungkol sa paghahatid na yun? Wow! Diba? Oh, so, yun lang naman. Yun lang yung side ko doon, ha? Hindi ko alam kung paano i-explain ng mga lalaki yan. O, sabi naman ni Darwin, tanungin mo yung boyfriend mo about the other woman niya. Kasi it's impossible kung totoo yung sinasabi ng tanod unless may evidence talaga siya. Diba? Dapat ikaw ang makakaalam ng totoo mula sa boyfriend mo. Kung hindi siya nagsabi ng totoo, doon ka mag-decide na hiwalayan na siya. Good morning naman! Kay Arch, relationships are all about boundaries. May mga bagay na dapat okay at hindi okay sa pagsasama nyo. Pag yan ay hindi well-defined, malamang magkakaproblema kayo. Remember that you deserve what you tolerate. That is so true. Diba? So, ang ganap ngayon is alam mo na may ganyan palang kembot, no? May hinahatid pala yung boyfriend mo. I think it would be better if you'd ask him personally. Diba? Tanungin mo siya, uy, merong nagsabi sa akin na ano... Ibong. Wow. Ibong tiririt. Gusto mo yung ibong tiririt? Oh, may nagsabi sa akin na meron ka daw hinahatid dun sa kabilang bahay. Sino yun? Kano-ano mo siya? Ba't hindi ko alam? Ganon. Diba? Wala namang masama kung magtatanong ka sa kanya eh. Diba? Okay lang din naman yun. Basta dapat kasi malinaw ang lahat ng bagay. Malinaw ang lahat. Diba? O kung sabihin niya na... Alam mo yun? Kung sabihin niya na, ah, kaibigan ko yun. Hinatid ko lang one time. Ang OA naman, araw-araw. The thing is, bakit hindi mo alam? Sorry ha, kasi ako, sanay ako kay Romel at sanay ako na nag-update, ina-update ako sa mga ganap, sa mga pinupuntahan. Hindi ba kayo ganyan sa mga jowa ninyo? Or hindi kayo ganyan kasi meron kayong tinatago? Oh, diba? Kasi sasabihin ng iba, nakakatamad naman yun, lahat ng galaw mo, DJ Lindsay, sasabihin mo sa kanya. Oh. Well, kung sa tingin mo makaka-apekto yun sa relationship ninyo at baka mabigyan ng kulay kapag iba yung nagsabi, kapag sa ibang tao nang galing, I think dapat sabihin mo yun sa jowa mo. Diba? Ano ba naman yung mag-spend ka ng 2 seconds, sabihin sa kanya, i-message siya na, baby, nandito ako ah. Oo, atid ko lang tong pinsan ko, atid ko lang tong kaibigan ko. Medyo patanga-tanga sa daan eh, ganyan eh. Diba? Parang hindi siya nabibigyan ng hindi magandang kulay ng ibang tao. O, kita mo yan, yung tanod pa talaga yung nag-chika. Oo, nag-splook, diba? Kasi walang alam yung boy, yung girlfriend mo. That is why, ngayon, nag-overthink ngayon itong girlfriend mo. Diba? Kasi wala siyang alam eh. Hindi niya sinabi eh. So, ang moral dito is that, spend time to tell your boyfriend or girlfriend your whereabouts. Update. Ganyan. Para aware sila, para alam nila. Wow! Sabi naman ni Nashreen, ako nag-update palagi sa boyfriend ko ngayon. O, diba?
O sabi ni SG Gold Star, red flag yan, imbes na ikaw ang hinahatid, di ba? Iba ang hinahatid. O sabi naman ni Merlin, te, para masagot tanong mo, ba't di mo hulihin? Kasi malapit lang din naman sa inyo. In fairness. Let's go! Hulihin natin, girl! Sama ako dyan, tara, tingnan natin. Oo, nakisama pa, nakitutut pa. Kisaw-saw pa si Lindsay. O diba, bakit nga hindi? O, di tanongin mo ngayon, total, chinika na sa'yo ng tanod. Ano ba naman yung manghingi ka pa ng ibang mga ano dyan? Manghingi ka pa ng ibang mga detalye. Oo, sabi mo, kuya, anong oras mo ba nakikita yung jowa ko na may hinahatid na iba? Aww. Kasi sa atin na lang to ha. Hindi niya kasi sinabi sa akin na meron siyang ibang hinahatid. Titingnan ko lang kung totoo yung sinasabi mo. Titingnan ko lang kung sino ba yung hinahatid niya. Dali, sabihin mo na. Tasamahan mo na rin ako para masaya. Wow! As ang ending, sila nung tanod yung nagkatuluyan. Charing-charing lang. Itanungin mo lang. Wala namang masamang magtanong, di ba? Masabi ni Michelle, yun lang. Gawin mo, tanungin mo si Kuya Tanod. Di ba kung anong oras niya hinahatid yung girl? Tapos abangan mo. Pag nakita mo doon, doon mo siya kumprontahin. O, yun na nga yun. Alam mo talagang nag-ano eh, di ba? Nag-jive yung mga iniisip natin mga babae. O, di ba? Kakasabi ko lang. O, ganun nga yung naiisip nila. O, sabi ni Brian, kaso paano, imbes mag-update, siya pa yung laging galit, relate ako sa topic. Laging galit kasi nga, may ibang ano, may ibang naglalambing. Laging galit sa'yo kasi sa iba naglalambing. Diba? Ganun naman yun. O, boring na yung conversations kasi mainit yung conversation sa iba. Stricto sa'yo kasi nag-e-enjoy siya doon sa iba. Ganyan. Ganun lang yun. Hello naman kay Rosemarie. And sabi dito ni... Sino ba yung mga nandito? Maria Rosal. Minsan kasi mas masakit kapag sa ibang tao mo pa nalaman. Huhuhu, di ba? Totoo. Masakit talaga yan. Talagang magugulat ka talaga. Ay, bakit ganun? Wala akong alam. Bakit ganun? Iba yung pinapakita niya sa akin dun sa... Oo, parang nalalaman ng ibang tao. Di ba? Meron palang... ganyang ganap si Jowa, hindi ko alam. Malapit pa sa area namin. Hindi ba natatakot si Jowa na baka minsan maispatan siya ng tatay o ng nanay mo? Di ba? Sa true lang. Hindi ba siya natatakot? But on the other end, on the flip side, bakit nga naman siya lalapit sa inyo? Ba't naman siya gagawa ng kalokohan kung alam niyang malapit lang sa inyo yung bahay? Wow! E paano nga kung mahuli siya ng mga kapatid mo, ng mga nanay-tatay mo, ganyan? So, yun nga, kausapin mo muna siya. Diba? Kasi alam mo, kung talaga nagloloko yung isang tao, it's going to be a pattern eh. There is going to be a pattern. So kung itong first time na ito, oh, number one na to, first time. Tapos kapag dineny niya, sinabi niya na, hindi totoo yan, ano ka ba? Bakit naman ako kinemerot? O bantayan mo ulit yung mga susunod na mangyayari, yung mga susunod na galaw niya. O this time, be vigilant na. Oo, maging ano ka, mapagmasid ka na, matanglawin. Kasi this time, kailangan mong ano eh, di ba magiging sensitive ka na sa mga ipapakita, mga sasabihin sa'yo, di ba? Nung jowa mo. Kasi may una nang nangyari, may lamat na, di ba? Kumbaga, may konting bubog na. Oh, so ngayon, mas magiging aware ka, mas magiging mapagpansin ka, di ba? Mas magiging sensitive ka sa mga ginagawa ng jowa mo, di ba? Ganun lang naman talaga yun. O sabi dito ha, sabi ni Jeff, sa relasyon talaga huwag kang maging kampante. Dapat mapagmatsyag ka din, mapangahas, matanglaw. Sabi naman ni Jenny, talaga ang iba mga lalaki, para-paraan, para makapanloko lang, di ba? Ba't di na lang makipag-break ng maayos kesa sa manloko? Di ba? Shoutout naman po DJ Lensay, sabi ni Jaime ba ito o Jamie Dolesin. Shoutout po sa mga babaero. Sabi ni Marisa Mission, hi, gandang Lensay. Hello po sa inyong lahat. So, ang dami na naming nasabi. I think, to cop everything, no, una sa lahat, kausapin mo siya. Siyempre, charot lang yung sinasabi natin na hulihin mo. Pero kung gusto mong seryosohin, okay lang din. Pero mag-usap kayong dalawa at alamin mo kung ano ba yung pinaggagawa niya, bakit may nakakita sa'yo na hinahatid mo yung ibang babae, how true, sino tong babae na to. Mag-usap kayo. Pero... make it light ha yung usapan, yung conversation.
Diba? O, tapos kung talagang nagagalit ka, dismayado ka, diba? Let him know na natatakot ka dahil baka mamaya may ibang nangyayari, ganyan, baka mamaya, diba? Sino na yung babae na yon? Wow! Sabihin mo, bakit hindi ko alam yung paghatid mo sa ibang babae na to? Ba't hindi mo man lang ako minessage? Kahit isang beses lang o dalawa, bakit walang ganun? Diba? Yan tuloy ngayon, nag-overthink ako. No, kailangan mo talaga sabihin sa kanya yung lahat ng nararamdaman mo. Diba? Hindi yung sinabing, hindi yung tipong makikipag-away ka lang. Diba? Kung kaya mong himay-himayin yung nararamdaman mo para lang iparamdam sa kanya, diba? Or para lang ipaalam sa kanya kung ano yung effect ng ginawa niya, gawin mo yon so that, diba, maiwasan niya yung mga ganyang bagay in the future. Wow! Diba? At para alam niya, diba, yung nararamdaman mo, kasi importante yung aware ka sa nararamdaman ng partner mo. Hindi yung parang lagi, parang masaya lang kayo, di ba? Kapag chami-chami, ganyan. Kapag good times, masaya. Pero in bad times, bibitaw agad. In bad times, di ba? Break agad. Huwag ganun. Aww. So mag-usap kayo. And I hope sabihin sa'yo yung totoo. Sana wala lang yun, no? Sabi pa dito, sabi ni Jan, ay, hello kay Jessel. Hello sa'yo, Jan. Hi, Lindsay. Hello, kamusta ka dyan sa US? Sabi naman ni Je sa Limbagat, ex ko yung kinumpronta ko sa kanya noon, denied niya sa akin, ngayon sila na po. Dinenay niya, pero ngayon sila na. Well, yun ang ano, masakit na katotohanan minsan. Di aaminin. Pero ang totoo, may iba naman talaga. Well, kailangan maging matalino ka talaga sa bawat relasyon. No? Wow! Hanggang 9:33 na po ng nagmamagandang morning. Giving you something from JR. This one is called Kung Mahal Mo Siya. This is such a moving song, no? Sobrang nakakaiyak na kanta ito. So, I'm sharing this with you. Sa lahat po ng mga nanloloko, ang kantang ito ay para sa inyo. Hindi ko kayang mag-isa dahil kailanman ay lang.